Going on guys, Angelo Carlo Pacho back with another vlog. At sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo at i-explain ko ang pinagkaiba ng budget jersey at saka isang branded jersey. So, yun lang guys, intro na natin. So ayun guys, so simulan na natin to. So pag una natin ipapakita yung budget na jersey. So kunin yung sulat. So una natin yung uppers niya. So ito yung uppers niya. So ito, tawag ba doon? Replica na yung Cristelli na jersey. So binigay lang to, long sleeve siya. So unang papakita ko sa inyo guys, na pinagkaiba nila yung material na ginamit sa kanya. So ibang-iba yung ginagamit na material ng mga branded jerseys and sa mga replicas. And pagkita ko sa zipper niya guys, they have slip lang to. Yung sa ibang jersey wala to, sa mga branded, walang ganyan. So magkikita mo flush siya dito. So ito mismo yung comfortable siya kasuotin dito banda, sa part na to. So dito siya. So yun yung isang ano doon, con nun, kaya hindi ko masyadong ginagamit na, pero pinang long ride ko na to guys papuntang mga bebe kasi long sleeve siya. Ang problema, bitin na pala sa akin, so may tan line din ako dito kasi hindi naman siya dito sa video. So next naman natin yung kaiba nila guys, yung tahi niya guys. So ayan, nakikita niyo naman yung tahi. Okay naman yung tahi niya, pero iba pa rin talaga pag branded jersey siya. And madaling masira yung mga buckles niya sa likod. So ayan, so ito yung dito, nabutas ko na. Ayan, tinahin na lang para wala lumabas. So next, sa ilalim niya guys, ito. Ano lang siya guys, tawag doon, garter lang ginamit, wala siyang parang rubber para hindi dumudulas. So next naman guys, sa MOB jersey na napadali na lang sa raffle. So MOB jersey, so ito yung branded jersey. So ito, full zip kung makikita nyo, and half sleeve lang. So ayan, unang makikita yung pabigitok sa inyo guys, yung material niya. So ito, dahil original, tingnan nyo sa tag, original 100% polyester. So yun, gawa ng MOB to. And tingnan nyo naman yung ano niya, tali niya dito sa labas. And yung material niya, ang ganda, kita naman siguro sa camera. Tapos ito, yan, tingnan yung tahi niya dito guys. Super high quality. And recommended ko rin yung jersey na to. Dito sa ano niya, di masya power band, pero maganda yung ano niya, tela niya. So nag-fit na siya dito ko. So dapat tama na yung size niyo. And sa ilalim niya guys, meron siyang ganito yung sinasabi ko, para hindi siya dumulas, pataas yung jersey. And meron din siyang ano dito sa likod niya. Sa pocket niya meron din siyang reflecting strip. So kapag gabi, nakikita mo to, and mas more visibility and bright yung color niya. And pagkikita nyo guys, si zipper niya, ayan, high quality yung pagkakagawa ng zipper niya. Ayan, so ito yung sa head ng zipper. So ito yung marami kong nasisira. So ito, parang metal siya na, ay alloy ata to, pero high quality talaga siya guys. So halos 1 year ko lang ginagamit, and no issue pa rin siya. So if nakuha niyo yung size niya talaga, so fit naman to. Ito medyo malakang konti sa akin, pero fit naman siya sa mga areas na kailangan kong mag-fit. So ayan, so makikita nyo, kapag naka-zip siya, hindi makikita yung zipper. So may ganito pa siya, para matakpan yung zipper. So yun yung maganda dito, and light color siya. Next din na tayo sa mga shorts niya. So non-bib yung dalawa. So ito, cycling shorts. So una yung material, so ito, parang elastic na ano lang to, na tawag dito, tela. So yung hindi ka makasa mga branded. So papakita ko sa inyo mamaya yun. Next yung pagkatahi niya guys, medyo kapag sinusap ko to guys, stretch yung ganyan. So makikita mo yung tahi niya. So yun, isang konti niya kasi baka mapunit ganun. And yung pagkatahi niya, okay naman. So ginagamit ko naman siya. So okay naman kung para ride-ride lang. Pero kung long ride guys, more on the branded side tayo. And then makikita niyo yung pad niya, foam lang siya. So namilipis to. So ang una ko na jersey ko, namilipis na yung pad niya. So hindi ko siya masyadong ginagamit.
Kumbaga, pang clerk-clerk lang yun, short rides lang. Pero ito, pinang-long ride nila, so okay pa. And yung tahi niya guys, medyo obvious siya. Yung tahi ng pad niya sa labas, medyo kita siya ganyan. Pero overall, okay naman siya. So if on the budget kayo, go with. Na basta nakita niyo na maganda naman yung tela, so yun. Okay rin naman yung mga budget jerseys, kasi gumagamit din ako. So ngayon, nandito naman yung sa branded. So magigikita ko sa inyo guys, yung tela niya guys, magigikita niya. Ibig sabihin nun guys, like Lycra. So yun yung ginagamit ng pros. Sa hindi lang sa Pilipinas, yung international Lycra guys. So magandang ano to. And magigikita niya talaga, proud sila na MOP siya. So design lang siguro yun. And kung magigikita niyo guys dito, yung tahi niya. So ito sabi sa inyo medyo malagyan, pero kung mag-fit man sa akin, sobrang fit na ito sa akin. Ayun, tingnan niyo yung tahi niya. Hindi siya masyadong nagigita, so okay siya. And papakita ko sa inyo dito sa ilalim. Ayan. Wala siya nung kamukha na nung isa. Kasi fit to guys. Meron siyang sa loob parang rubberish na hindi ko lang buhay yun. At pero ito meron pa siyang kamukha na sa ilalim ng jersey para hindi dumulas. Pero kapag nakuha niyo naman yung fit dito, sumasama naman siya guys. So okay na yun and mas light siya. And kung makikita niyo guys, parang andito siya sa loob. Yan, and next naman, yung pad niya sa loob, so almost 1 year na itong ginagamit. So hindi pa rin siya lumilipas since the day na nakuha ko siya. And hindi ko alam kung anong klase foam to, pero may butas-butas. So okay naman siya. No issues until now. So basta pag nakuha niya yung magandang fit sa inyo, yun na yun. And yun lang, and yun pagkatahi niya guys, so tingnan niyo yung ano, yung sinulit na ginamit, sobrang kapal niya. So ibig sabihin nun, high quality talaga. So yun lang guys para sa video na to. So kita-kita tayo sa susunod na video. Baka ride na kasi tinatabod lang ako mag-end kaya gumagawa ng videos. Pero yun lang guys, sana nagsin yung video na to. Like, comment, and subscribe sa inyo lang.